Hello. For this episode, I am interviewing a proponent of bag designs from the Philippines in Canada. She is also known as Bayong Canada. Please welcome Miss April Moran. Hello, Derek. How are you? Very well. Hello. Hindi pa rin makaget over sa saya ng biyahe ko dyan sa Canada. Salamat sa inyo. Our pleasure po. Basta masaya lang po and we're very happy to have you guys here in Canada po. April, nag-decide akong interviewin ka kasi more or less part ka ng fashion industry eh. You do bags, di ba, mga bayong? Yes. Diba? You're promoting our own bayong, di ba? Yes. Kaya I decided to really interview you kasi you're part of the fashion industry. Mm-hmm. Okay. So, April, kwento mo muna, paano ka nagawi dyan sa Canada? So, April, pahikwento lang ulit, paano ka nagawi sa Canada? Ay? Gawi kami dito, in-sponsoran ako ng ex. Hello? Yeah. Okay na po? Yeah, I can hear you. Okay. So, we landed here as immigrant. Na-sponsoran po kami dito ng father ng mga kids ko. Mm-hmm. So, ayun, that was 2014. So, we landed as immigrant here in Canada. Okay. And then, ang tanong ko is, why did you decide na magkaroon ng ano, ng parang business dyan sa British Columbia? I think, Derek, it is calling, no? Kasi when I was in my college times, gamit ko na lagi is mga native bags because I'm from Bicol. Mm-hmm. So all of my bags, I don't have designers or whatsoever in the bags. I only use native bags. Mm-hmm. And then, para sabi ko, kasi I'm a single mom. Mm-hmm. And sabi ko, para maitawid lang ang buhay namin ng mga anak ko. Mm-hmm. And paycheck to paycheck kasi ako before. So I'm like, it's not enough. Mm-hmm. For the rent, for the bills. Lalo pa sa Vancouver, no? Mahal, no? Especially here in Vancouver, it's so expensive.
talaga, and yung ano ng buhay, sobrang mahal. Oo. So I'm like, wala na, hindi ko alam kung saan ako pupunta. So I decided na, sabi ko, oh, wala pa ako nakikitang nagpo-promote dito ng mga bayongs. So doon pumasok yung bayong sa akin. I started with 10 bags. Just 10 bags. Tapos, yun, nagtuloy-tuloy na po siya. Hindi madali yung pinagdaanan ko just to promote. Una, business lang siya, ha? Pero I realized along the way na I am promoting our own products. And at the same time, I'm not only promoting, and at the same time, I'm not only promoting our products, but I'm also helping these weavers back home. So before is parang kumukuha lang ako ng mga 10 bags, 50 bags. Ngayon, it's like hundreds and thousands na. And I'm not only helping one community, I'm helping 8 communities back home. Dito, dyan. Sa Pinas. So... Yes. So, yung mga weavers natin before, meron lang 5 families. Right now, in one community, in sa Bicol, we have like 20 families na ngayon na nagtatrabaho for bayongs. And along the way, every bag has a story. Kasi, each family na nag-work dito, we help them eh. Nag-i-struggle sila sa buhay. But through bayong, dito sa kabuhayan na nabibigay natin sa kanila, sabi nga, we teach them how to fish. So binibigyan natin sila ng kabuhayan. And nakikita yun ng mga anak nila, na yung mga nanay nila, okay, may bit-bit silang bags papunta sa bahay nila to weave the bags. Nakikita yun ng mga anak nila that, oh, yung mama ko, she's working so hard for this family. She's working so hard para makabili ng bigas, pantawid, pang tuition ko, and so whatever it is. But then, yeah. So, doon pumasok yung tagline ko direct na bag of a kind, bag with purpose. Kasi my purpose lahat itong mga bayongs na to. So, yun. So, April, it wasn't a bed of roses, ano, nung nagsimula ka dyan. Siyempre, dumaan ka rin sa prosesong mahirap, di ba? Ganun naman sobrang ba nagsimula, di ba? Sobrang hirap, direk, kasi unang-una, why bayong? Bibili na lang ako ng Kate Spade, bibili ako ng Michael Kors, kung correct. Sa mga ano, oo. Na kapareho ng price, medyo kapareho ng price ng bayong. Oo. Right? And ang bayong nga is anong tawag dito, hindi madali ang pinagdaanan ko, because before minimit ko yung it's so hard na i-introduce siya dito, i-introduce siya sa especially here in Canada, kasi bakit nga ba bayong? Pero inunti-unti ko talaga siya na i-introduce siya sa komunidad, sa community dito sa Canada. And I am so thankful na ini-embrace yun ng mga kababayan natin. And pinapaliwanag ko sa kanila, bakit bayong? Bakit hindi natin tangkilikin ang sarili natin? Yes. And naniniwala ako sa galing ng Pinoy. Naniniwala ako na magagaling talaga tayo. And this is, alam mo yun, world class yung mga bayongs natin. And before, naaalala ko direct, no? Mataas ang snow. Talagang minimit up ko lang yung mga clients ko sa train station. Talagang... Noong nagsisimula after, ka, ganun. Noong nag-i-start ako. So, from one station to another station during my break... At may snow. I'm not driving. Ang hirap. I'm not driving that time. Wala akong car. I don't have a car. So, babiyahiin ko yan from Surrey, you know how Surrey to Vancouver, babiyahin ko yan just to deliver the bags. Oh. Hello? Oh yeah, yeah, I'm just here to deliver the bags direct. And yeah, so mahirap ang pinagdaanan ko.
Pero ngayon, I'm so thankful na ganito ang Yes. naabot ng Bayong. Yes. Yeah. At saka, yung ano, no, yung motivation mo dyan, Rachel, Rachel, tuloy, April, alam mo naman, namimiss din natin, kaibigan natin yon. Anyway, Yes. yung pinagdaanan mo sa family at saka yung struggles mo, nag-motivate sa'yo para talagang maging magaling, no? Even yung pagtulong mo sa kapwa nating Pilipino, yun yung motivation mo para talaga ituloy itong negosyo mo ng Bayong. It is kasi minsan direct, may mga punto tayo sa buhay natin, no, na bakit ko nga ba ginagawa to? Correct. Nakakapagod. Di ba? But then, kung maglulook back ka with your advocacy, yun ang magbibigay sa iyo ng strength eh. Tapos plus family, I have 4 kids. So doon ka huhugot ng lakas para maitaguyod dito. And I'm so proud. Of course, naman. At saka April, all over Canada ka na. Di ba? Kasi I remember doon sa Toronto, ginamit namin yung bags. So, pero wala ka doon, di ba? Yung hihawak ng Toronto ang nagpunta doon. Yes. At Yes. tapos ito April, not for anything, not because I'm interviewing you. Nakita ko kasi yung quality. Pasensya ka na ha. Alam mo naman, mahanap ako ng magandang stable internet connection. Anyway, kaya inaano nililift ko yung ano ko yung nililift ko yung aking laptop. Anyway, yung designs mo kasi hindi lang yung ordinary na nakikita mga bayong ordinary designs. Nag-ano ka na, nag-level up ka. I mean, ano talaga, pwede mong ihalera sa mga magagandang bags. Hello, exactly. April. Oo, di ba? Yes. I yes, can say yes, that yes. Kasi nakita ko mismo yung mga bags. Bukod doon sa Vancouver mo pinagamit dyan sa show, yung sa Toronto, nagulat ako, ito ba ang bayong? Hindi na siya bayong. Pwede na It's siya not, mag-level. Right? Oo, nakakatuwa dyan yung mga, ang dami mo pwedeng gamitin eh. Kung alam lang nila, kung alam lang ng mga audience natin, may mga sample ka ba dyan? Pwede mo ba Yes, I do have. Please, please. May mga samples ako dito. Okay. Kung pupunta kayo ng party and pupunta kayo ng, alam niyo yon, sosyalan. Yes. We have this. This tinalak. Is made of tinalak. Tinalak, yes. Tinalak. So, as you can see, yung quality natin, sobrang ganda. Yan. Ayan. And then, you know we what, also audience? Have... I can say that kasi nakita ko mismo yung mga bags na yan. I know. Nakita ko mismo. We also have the seashell materials. Mm-hmm. Ayan. Super ganda nito. We also have this. Ayan. Ito maganda din to. This is made of buri. Okay. Nalaglag siya. Made of buri material. Ayan, o. Oh. Oh, tignan nyo, o. Oh. Tignan nyo yung bags. Sobrang niya. Ganda. Ayan. Oh. And we also have... Ang dami, direct, no? We also have this para sa mga ano. We also have backpacks. Ah, oh, backpacks. So, oh, yeah, oh, oh. We also have backpacks. And then, yung iba, ginawan ko na naging, ay, wala na dito. We also have this one, the Solokia. Yeah. Yes. And then this one, dinesign na lang namin na may bead siya. Nilagyan na lang po namin. Pero April, sino ba nagde-design ng mga bags? Do you design them yourselves? Some of it. Some, okay. Dinidesign ko siya. The weavers have, they have the freedom to design the bags as well. Oh, okay. So, pinag-uusapan namin yan. And even my resellers, they also have the freedom na i-consult sa akin yung design. Okay. Yes. So, I have dinidesenyo ko rin yung iba. April, since you design some bags, no, yung mga pinibenta mo, where do you get your aesthetic inspiration? Saan mo nakukuha yung mga inspiration mo para gumawa ng ganyang mga klaseng designs? Naku, kasi I do believe, as sinabi ko kanina, sobrang galing ng mga Pinoy. So ipapakita natin to, itong gawa natin na magaganda siya. Mm-hmm. So, gusto kong, nai-inspired ako eh sa story ng Bayong. Doon ako humuhugot
na from, sabi mo nga, Bayong is from, kumbaga, matagal na ang Bayong direk eh. Correct, Kung correct. tutuusin, matagal na siya. Hindi lang talaga siya, kumbaga, properly na introduce worldwide. Ang Bayong nag-stay na lang siya sa Pilipinas. Correct, hindi correct. na siya lumaganap sa buong mundo. And yung ibang bakit yung Thailand, bakit yung Vietnam? Bakit sila? Ang lalaki nila. And nakakapasok sila sa Winners, sa Walmart. Bakit hindi tayo? Talaga, meron yes, gustong they event have. na yun. Yeah, they have the like not like this kind of bags, but then they have this weave na yung parang laundry baskets, mga ganon na weave Okay. din. Yeah. So doon ako humuhugot ng inspirasyon ko na nakaka-proud tayong mga Pilipino. Na kaya natin gawin ito, itong bagay na to. And Yun. you are successful at that, no? Talaga na. Ay, totoo naman, bali-balita yan dyan sa Canada. Akala mo, binaran din nakakarating. Ito ang chismis. Anyway, April, bukod dyan sa paggawa mo ng shows, ng bags, pumasok ka na rin sa event production, sa event producing, di ba? Recently, yes. May nawa ka dyan, di ba? Bakit yes. Pinasukan mo din yun? Is it the artist in you? Well, for me, kasi I have my charities eh. Aside from the weavers back home, I also have my Library of Kindness. So I need funds for that. Kailangan ko yon. Like right now, may tinatayo akong Library of Kindness, which is the second library. It is roving library. Iikot siya sa Luzon, northern and southern. So and yung sa mahirap siya itawid, but then because I am part of the Rotary, nanghingi ako ng help sa kanila that whoever wants na parang mag-sponsor dito sa roving library na to, they can mabilis lang siya eh, kasi parang it's a container van lang siya na pwede siyang hilahin. So pag halimbawa nasa Maynila yung Library of Kindness, so yung nag-sponsor na Rotary, doon na papasok yung feeding program. Meron na silang magpa-tsinela sila. May mga outreach ka rin. And then now also a feeding program sa Leyte din. Ah, yeah. Okay. So may mga outreach programs din po ako direct. Okay. Tapos napansin ko lang, let's get personal. Napansin ko lang, nung show natin dyan sa Vancouver, at one point, umiiyak ka. Can you please tell us again? Tell me again, bakit ka naiyak sa portion na yun? Naiyak ako dun sobra direk kasi rinisalud yun eh. I mean, yung fashion show, direk, andyan kayo. Okay. Ah, I'm here. Yung fashion show, hindi na siya bago sa akin. Ilang fashion shows na yung nagkaroon ako dito here in Canada and in New York. So, I already have nagkaroon ako kami ng billboard sa New York. Hindi ko yun iniyakan. Iniyakan ko when I saw my bags na pinagpaguran mo, and then iba yung feeling na si Rene Salud yung nagdala, and then yung pagod mo na it's all worth it. Na I'm so thankful. I'm like, Lord, thank you so much sa favor. Thank you so much sa blessings. Thank you so much for the strength. Kasi, I mean, without you naman, without God, wala naman lahat ng to. Naramdaman so, mo yung ano mo eh, yung damdamin mo nung gabi. Kita mo, niloloko kita, binibiro kita from afar, di ba? Di ba? Yeah, kasi naramdaman ko yung naramdaman mo nun. Sabi, di pa pati ako naiyak dun eh, di ba? Tulo lang ng tulo yung luha ko. That pero I'm natuwa. So happy. But you were smiling. Tumutuloy yung luha, but you were smiling. Yeah. Because it's different. Iba yung nagugoosebumps ako nun that time. And then, iba yung feeling. Sobrang nakakatawa. That's why I'm so thankful na I am part of the production with Mama Rene Salud.
April, anong future plans mo, especially for your bayongs? To expand, I want to have more resellers. Not only here in Canada, I already have some countries direct. Right now, I have Texas, Seattle, meron na rin tayo sa US. Yeah, and then meron na rin tayo sa Australia, New Zealand. So, gusto ko global na siya. Yun yung gusto ko mangyari. April. Makita nila yung galing ng Pilipinas. Paano naman kami sa Pilipinas? Paano may experience ng ating kababayan yung mga gawa mo? Meron ka bang plano mag-expand dito? So, uuwi ako ng March. Aayusin ko dyan. Mag-visit ako every communities. And then magkakaroon po tayo dyan sa Pilipinas. Aba, magparamdam ka pag darating ka dito. Of course, dire. Alam niyo, si April, nandiyan kami sa Vancouver. Hindi kami pinabayaan yan. Talagang she took care of us. Of course, si William, pati ikaw, yan, tatlo yan, pati si Rachel. They really took care of us very well. Kaya but, hindi kami makakalimutan yung Vancouver na yan. Yeah, so sorry kung minsan minsan wala ako because, you know, excuse ko lagi, ano ba yan? I have, ang mga anak ko, ang mga anak ko. Apat yan, uwi buti ka ako pupukunti yan. Apat yan, tapos sa Surrey ka pa. I medyo know, malayo right? Sa Vancouver, yeah. Di ba? Tapos, yes, nakita ko, April, ang mga designs mo are universal, di ba? Yes, kahit ba ang brand mo, iba yung Canada, di ba? Bakit naisipan mo na gawing universal ang mga, kasi marami naman dyan, meron na dyan Gucci, meron na ano. What made you decide to make your designs universal, especially there in Canada? Para lahat po is makagamit nun. Lahat po is makikilala siya. Lahat makikilala yung materials natin. Lahat everyone can use the bayong. I mean, lahat magagamit nila yung bayong. Correct. So, ano man yung lahi nyo, talagang makikita nila na, wow, galing to ng Pinas, galing to ng Pilipinas, gawa to ng mga Pilipino. So, doon natin. Kasi, with my tagline, no, it's very, ano din, unique din eh. Ako. With my tagline na, bag of a kind, bag with purpose, doon makikita, kumbaga mapapaisip doon yung tao, why bayong? What's with bayong? So, lahat ng mga tao, they're not only buying bags eh. They also help people back home. And itong mga, ano na to, elitista ka man, ordinaryo ka man, lahat can afford nila yung bayong and lahat maa-appreciate nila yung bayong and lahat magagamit nila yung bayong. April, one last question. Sa mga aspiring na mga taong nakakapanood na gustong tumulad sa iyo, what can you advise them? Just be true to yourself. Kasi dun, kung ano yung passion mo eh, kung ano yung gusto mo, yun ang gawin mo. Kasi yun yung magiging daan mo eh. Yung gusto mo sa buhay, yun yung para magiging pathway mo to success. And of course, stay humble. Of course. April, yeah. One last thing. Anything that you want to promote, and may website ba or may Facebook page ba para sa mga gustong mag-patronize ng iyong Bayong Canada? Is there any site na pwede lang puntahan? Facebook page? Okay. Bayong Canada, and then Instagram at Bayong Canada. Bayong Canada pa rin. TikTok, of course. And then, it's all Bayong Canada po. Yes. Okay. And here in Canada, pwede nyo rin i-visit yung nearest Bayong Canada sa ano nyo, sa place nyo po. I have in Alberta, I have in Ontario, we have in Montreal po tayo. Ayun. April, thank you. Not only for salamat this interview, but for taking care of us in Vancouver. Yeah. Really, from no the bottom worries. Of my heart.
My On behalf of pleasure. the group, basta maraming salamat sa inyo. Oh, Vancouver was thank one you. memorable experience for us. Napag-uusapan Yeah. namin yun kami-kami. So maraming salamat for really taking Thank you care of so us here much in po. Canada. I'll see you sa March. I'll see you, ha? Uuwi lang Magparamdam po. ka, ha? Kailangan mo paramdam Yes. ka. Naman, multo. Oh, okay. Bye, April. Bye, Direk. Ingat kayo dyan. Okay, bye. Ingat. Good night po.